Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ikumusta ninyo ako kina Priscilla at Aquila, mga kamanggagawa ko kay Kristo Jesus. Sumuong sila sa panganib upang mailigtas ang aking buhay at hindi lamang ako ang nagpapasalamat kundi pati ang mga simbahan ng mga Hentil. Ipaabot din ninyo ang aking pangungumusta sa kaibigan kong si Epeneto, ang unang sumampalataya kay Kristo doon sa Asia at kay Maria na nagpakahirap para sa inyo. Ikumusta ninyo ako sa mga kababayan kong sina Adronico at Junia na nakasama ko sa bilangguan. Sila'y kilala ng mga apostol at naunang naging Kristiyano kaysa akin. Ikumusta ninyo ako kay Ampliato na aking minamahal sa Panginoon, kay Urbano na kamanggagawa natin kay Kristo at sa kaibigan kong si Estaquis. Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Kristo. Binabati kayo ng lahat ng mga simbahan ni Kristo. Akong si Tercio na sumulat ng liham na ito ay bumabati rin sa inyo sa pangalan ng Panginoon. Kinukumusta kayo ni Gayo na tinutuluyan ko. Sa bahay niya nagtitipon ang buong simbahan. Kinukumusta rin kayo ni Erasto na ingat yaman ng lungsod at ng ating kapatid na si Quarto. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Hesukristo na ipinangangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga Hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng iyan ay ayon sa mga sulat ng mga propeta. Sa iisang Diyos, ang marunong sa lahat, sa Kanya iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Hesukristo. Amen. Ang Salita ng Diyos. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Pupurihin ko at pasasalamatan ang Diyos araw-araw, di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ang Poon at karapat-dapat na siya'y purihin, ang kadakilaan niya ay mahirap nating unawain. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan, ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Magpupuring lahat sa iyo o Poon ang iyong nilalang, lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Pupurihin ko ang ngalan ng Poon magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutang ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutang ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan." Narinig ito ng mga Pariseo at nilibak nila si Jesus, sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Kayo ang nagpapanggap na mga matuwid sa harapan ng mga tao, ngunit nasasaliksik ng Diyos ang inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Happy weekend po sa inyo. Nawa ngayong araw may nakahanda kayong oras para makapagpahinga, mag-chill, mag-relax at mag-enjoy po kasama ang ating mga pamilya. Ngayon pong linggong ito, 31st week in ordinary. At ngayon pong araw po ng Sabado, samahan niyo po akong magnilay sa ating pong Ebanghelyo. Alam po ninyo, nung ako po ay nag-miss isang beses sa funeral mass po, no? Meron po akong minisahan na patay. At matapos po yung misa, meron pong rapid sa akin, siguro po kasama sa pamilya, at nag-abot sa akin ng sobre. At alam ninyo, bilang pari po, ako po ay nahihiyang tumanggap ng mga sobrang ganyan. Lalo pa nga, pag meron po tayong funeral, sinasabi ko, nako, mas kailangan po ng pamilya po yan. Hayaan nyo po, kayo na po ang gumamit po ng perang yan para pa nga po, pang-abuloy na rin, ano? Ang sabi sa akin, Father, hindi naman para sa iyo ito eh. Para po ito sa simbahan. Tanggapin nyo na, no? Kaya medyo napahiya si Father. Kaya totoo naman, no? Yun po ay para po sa simbahan. Kaya tinanggap ko na sa huli. Mga minamahal, yun po ay naging paalala sa akin. Totoo, ang anumang bagay na natanggap ko bilang pari ay para po yun sa simbahan. Even if I would spend, no? Minsan, mga personal akong kailangan pong bilihin, I spend that para po makapaglingkod ako lalo sa simbahan. In short, lahat po ay ipinagkatiwala lang. Wala naman talagang bagay na akin. Lahat ibinibigay po sa simbahan. Mga minamahal na kapatid, ngayong araw pong ito sa Ebanghelyo, yun po yung paalala po di sa atin, ano? Kung paano ang Panginoon nung kanya pong bigyan po ng paalaala ang mga pariseo na ang sabi sa Ebanghelyo, nako, mahal na mahal ang kayamanan, mahal na mahal ang pera. Kung kaya ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi mo mapaglingkuran ang dalawang Panginoon. Mamahalin mo ang isa, hahamakin mo ang isa. Kaya make sure, klaro sa iyo kung sino ang iyong Panginoon. Klaro sa iyo na ang Diyos ay ang iyong pinapanginoon, hindi ang pera, hindi ang kayamanan. Mga minamahal, minsan ganyan din po tayo sa ating buhay. Pag tayo po ay nakalimot na tila ba ang lahat ng mayroon tayo, para bang akin ito. No? And every time we come to be convinced that we own everything, we make a mess of things. Gumugulo po yung ating buhay. Kasi may mga tao po na pag naging masyadong kumbinsido, believe na kanya ang lahat ng bagay na mayroon siya, pwede niyang gawin ang lahat ng bagay na gusto niyang gawin sa mga bagay na ito at walang pakialam ang ibang tao sa kanya. Doon po nagsimulang gumulo ang buhay niya at doon din po nagsimulang mahagulo siya ng buhay ng iba. Tandaan po natin, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang bawat bagay meron siyang disenyo. Meron siyang dahilan kung bakit nilikha niya ang mga bagay-bagay. Ibig sabihin, meron siyang intensyon kung paano magamit ang lahat na magagandang bagay na meron ng mundong ito. Pero pag ang tao, atin pong inangkin ang mga bagay, at ating sabihin, akin ito, gagamitin ko ito ayon sa aking kalooban. Kahit pa nga makasakit, makalamang ng ibang tao ang mahalaga, gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Anyway, akin naman ito. Tayo po ay nakalimot, tayo po ay mga katiwala lamang. We are stewards. At pag nangyari po ito, talaga naman, makasira po ang mga bagay na ito sa ating buhay. Biyaya na, magiging bato pa na makasakit sa atin at sa ating kapwa. Kung kaya nga po maganda ngayon pong araw na ito, sa pamagitan po ng Ebanghelyo, tayong lahat ay mapaalahanan ng tatlong bagay. Unang-una po, nawa, tayo po ay mapaalahanan, tayo po ay nagtatrabaho, hindi lamang para magkaroon ng maraming pang bagay na ating matawag na atin, akin. Hindi po. Ang sabi sa Ebanghelyo, tayo po ay nagtatrabaho upang mapakita, tayo po ay mga mabubuting katiwala. Sa mga maliit na bagay na binibigay ng Diyos sa atin, kaya nating alagaan at gamitin ng maayos. Ito ay paraan upang masabi sa Diyos, Lord, anumang bagay na ipinagkatiwala mo sa akin, kaya ko pong gamitin ng maayos. At mautuwa sa atin ng Panginoon,
ikaw na pagkakatiwalaan sa mga maliit na bagay, may mga malaking bagay pa akong ipagkakatiwala sa iyo. Yun po yung una. Ikalawa, sa pamagitan din po ng Ebanghelyo, tayong lahat ay pinapaalahanan. Ang lahat ng bagay mayroong disenyo ayon sa kalooban ng Diyos. Kapag ang mga bagay-bagay sa ating paligid ay ating gamitin para makapanglamang, makapanakit, makapangabuso ng ating kapwa, alam po natin, tiyak po tayo, hindi po yan ang disenyo ng ating Diyos na mabuti. Kung kaya ang mga bagay nito, ikakapahamak po natin. Nawa, ang lahat ng mga material na bagay na pag-aari ng Diyos ay ating magamit ayon sa kanyang kalooban din, ang may-ari, para makatulong, makapaglingkod sa ating kapwa. Umayos ang ating buhay at kayo din ang buhay ng ating kapwa. Ang lahat ng bagay nawa ay magamit ayon sa kalooban ng Diyos, ayon sa mabuti. At huling-huli pong paalala sa atin na atin pong ebanghelyo ngayon pong araw na ito. Nawa, kung paano ang Diyos may mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin, ibinibigay sa atin bilang mga biyaya. Sana mamahalin natin ang nagbigay, hindi lang po yung mga bagay na ibinigay sa atin. Minsan may mga tao na kalimot after tumanggap ng malaking biyaya, aba, nakalimot na sa nagbigay, sa nagkatiwala, nakalimot na sa Diyos. Gumanda yung buhay, sumarap yung kanyang pamumuhay, tumaas yung level ng kanyang pamumuhay, naging mas komportable, aba, ayaw nang magsimba, ayaw nang manalangin. Ibig sabihin, mas minahal yung binigay kaysa nagbigay. Nawa, anumang magandang bagay na meron tayo na katanggapin natin sa buhay na ito, ang lahat ng ito ay binigay mula sa Diyos. Kung kaya higit sa mga bagay na ito, huwag tayong makalimot magpasalamat, magmahal sa Diyos na nagbigay ng lahat sa atin. Mga minamahal na kapatid, nawa po ngayong araw na ito, tayong lahat mapalaanan, tayo po ay mga katiwala lamang. Lahat ay pag-aari ng Diyos. At nawa, lahat ay magamit ayon sa mabuti, ayon sa kanyang kalooban. Kayaan niyo pong i-bless ko kayo, ipag-pray ko kayo ngayon pong araw na ito. Na nawa, tunay nga, anumang bagay na mayroon tayo ngayon ay magamit sa kabutihan. Nang sa gayon, may mga mas malaking bagay, may mga mas magandang bagay pang ihanda at ibigay ang Diyos, ipagkatiwala sa atin. Tayo po'y magsiyoko. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga gandang biyayang inyong ibinigay sa amin sa araw-araw, itong mga nakaraang linggo, itong mga nakaraang taon. At naniniwala pa kami, may mga magandang bagay ka pang inihanda para sa amin, para makatulong sa aming pamilya at sa aming kapwa. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming biyayaan ng mga magandang bagay na ito. Pero higit sa lahat, nawa, patuloy mong ipaalala sa amin, kami ay mga katiwala at nawa ang lahat ng bagay na iyong pahiram sa amin ay ay magamit ayon sa kalooban mo, ayon sa kabutihan. Nasa huli, ang lahat ng bagay na mayroon kami ay maghatid sa amin sa buhay na walang hanggan. Itong lahat, Panginoon, ay aming nadalangin sa iyong ngalan, Panginoong Hesus Kristo na mabuhay at nagahari, magpa sa walang hanggan. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.